So, mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, followers, viewers, at mga ka-idol sa buong probinsya ng Romblon, particular at sa buong bansang Pilipinas, sa lahat ng mga overseas Filipino workers, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa social media platform na Facebook at YouTube. So, sa araw na ito, meron po tayong bibigyang pansin na isang kababayan mula sa lalawigan ng Barangay Saysain, Bagak, Bataan, kung saan nga po mga ka-idol ay lumapit sa atin para humingi ng tulong. At katunayan, itong concern na to ay naka-address po talaga sa Raffy Tool po in Action sa RTIA sa tanggapan po ni Idol Raffy sa TV5 Action Center. So lumapit po sa atin si Ma'am Ana. Tinago po natin siya sa pangalang Ana sapagkat minor de edad po itong ating kababayan, itong complainant na lumapit sa atin para magpatulong para makarating kay Sir Raffy ang kanilang hinaing at concern regarding dito sa kanyang hinihinging tulong at sa iba pang mga concern regarding sa kanyang bata at sa kanyang asawa. So, ang ating complainant ay mula sa bayan ng Saysain, Bagak, Bataan, mga ka-idol at sa ating mga taga-subaybay from Barangay Saysain. So, si Ma'am ay itinago natin sa pangalang Ana sapagkat po siya ay 16 years old lamang or minor de edad. So ano nga ba mga ka-idol, mga kababayan sa ating mga taga-subaybay na nanonood sa YouTube at sa Facebook platform? So ito po ay dapat po talaga, naka-address po ito kay Idol Raffy sa Raffy Tool po in Action. So ngayon po, nagpatulong po sa atin siya para din sa isang interview at panayam para matulungan natin na mapansin at maiparating sa mga staff ni Idol Raffy at ng RTIA. So bago tayo magpatuloy, kung mapapanood man to ng pamunuan ng Raffy Turbo in Action kay Ma'am Maxima, kay Ma'am Odette, kay Ma'am Shari, kay Ma'am Kay, kay Ma'am Carol at sa iba pang mga staff ni Idol Raffy at lalong-lalo na po sa iyo Idol Raffy. Ito po ay na-message na po sa inyong tanggapan sa Raffy Turbo in Action and I hope po sa pamamagitan nito ay tuluyan nyo pong mapansin at matulungan itong kababayan natin sapagkat nakakaawa po. So bago tayo magpatuloy, ipapakita po natin sa inyo itong ipinadalang video ng ating kababayang si Ma'am Ana from Lalawigan ng Bataan regarding sa kalagayan ng kanyang bata at ang kanyang reklamo sa kanyang kinakasama or dito sa ama ng bata, mga ka-idol. So nakikita po nyo dyan sa ating screen. So ano nga ba ang nais na ihingi ng tulong ng ni Ma'am Ana sa atin mga ka-idol, mga taga-subaybay at sa ating mga viewers at taga-subaybay nga sa buong mundo lalo na dito sa bansang Pilipinas at naaabot ng ating broadcast via social media platform na Facebook at YouTube. So, kunting information lang bago natin siya kausapin sa ating linya. So, maya-maya pa po, minaayos pa po natin yung kanyang linya para makapanayam at sa kanya mismo manggaling ang kanyang mga mga information regarding sa kanyang hinihinging concern. So, ito po ay kunting quick facts about sa kanyang hinihingi. So, may anak po siyang 8 months old baby boy. Yan nga, na makikita nyo sa screen. So, itong ina po ay 16 years old, mga ka-idol. Then, 3 months nang may sakit itong bata at hindi ko natanong kay ma'am kung ano yung sakit pero mamaya itatanong natin yan kapag nasa linya na ng ating komunikasyon. So, may nabanggit din dito si ma'am na pinabayaan di umano siya at ang kanyang anak ng kanyang kinakasama kaya nais niya po itong ilapit o idulong sa tanggapan ng Raffy Tool in Action kay Idol Raffy, mga ka-idol. So, ang ama ay 23 years old, ang ina 16 years old at ang anak ay 8 months years old, mga ka-idol. So, siguro yung iba pang mga information ay kay Ma'am Ana na mismo natin alamin at siya na ang magpapaliwanag sa atin, mga ka-idol. So, inaayos na po ang ating linya para makapanayam ng live via phone patch, via true messenger at phone patch call si Ma'am Ana or alias Ana from Barangay Saysain, Bagak, Bataan, mga ka-idol. So habang inaayos pa yung ating linya, yun nga po, nais lang po dito ni Ma'am itag, i-mention ng ating mga netizen, ng ating mga viewers, ng ating mga taga-subaybay
ang Facebook page ng Rapi Tulfo in Action para agad mapansin po ni Idol Rapi at ng pamunuan ng Rapi Tulfo in Action. Ito po yung kanyang purpose kung ba't po siya lumapit sa atin para magpatulong na din po, at siya naman po ang nagbigay ng permiso para sa ginagawang servisyong publiko natin na to na magpaunlak ng panayam at i-post ang kalagayan ng kanyang anak at para ihingi ng tulong sa Rapi Tulfo in Action at sa mga netizen. So yun mga ka-idol, nasa linya na ng ating komunikasyon natin si Ma'am Ana from Saysaying Bataan. So inayos pa yung ating linya. So habang inayos pa po yung linya, yun nga. So ayun mga ka-idol at sa ating mga taga-subaybay, katulad ng sinabi ko kanina, nasa linya na ng ating komunikasyon ang isa sa mga kababayan natin dito sa bahagi ng lalawigan ng Bataan, kung saan nga po ay humihingi ng tulong at humingi din sa atin ng tulong para makarating sa Rapi Tulfo in Action sa RTIA sa mga staff ni Idol Rapi ang kanyang hinaing, kung saan nga po ay sa kanya na mismo natin aalamin yung mga detalye regarding sa kanyang ipinarating sa ating hinaing kahapon, kung saan ay nakausap din natin siya via Facebook Messenger mga ka-idol at sa ating mga taga-subaybay. So wag na nating patagalin pa, nasa linya na natin ang komunikasyon. Itatago lamang po natin siya sa pangalang Ana sapagkat mga kababayan, sa ating mga tagapanood, taga-subaybay at naabot po ang ating broadcast sa social media platform, ito po ay isang minor de edad. So sa kanya natin malalaman kung ano nga ba talaga yung nais niyang ihingi ng tulong sa RTIA, at sana nga ay mapansin po ito sa pamamagitan natin at ng iba pa ng ating mga kababayan na magbabahagi ito or mag-share sa social media platform. So magandang umaga po ma'am sa inyo. Tayo po ay narito para bigyang pansin po ang inyong hinaing regarding po dito sa inyong hinihinging tulong or meron po kayong nirereklamo, at ito nga regarding sa inyong anak na kung saan nga po ay merong sakit, at ang anak nyo nga po ay sabi nyo ma'am nung nakaraan ito po ay 8 months, then kayo naman ay minor de edad pa at meron po kayong complaint against sa inyong sa ama ng inyong bata. So nasa inyo po ma'am yung pagkakataon para ipaliwanag po sa atin yung buong detalye po ma'am. Yun nga po, ano siya, yung 3 buwan na po may sakit yung anak ko. So nagsasama po kami noon. Tapos nung mga ilang para pong naisipan ko po umuwi rito sa magulang ko para nga po bumisita. Nagkalabuan po kami. Alam po niya na uuwi kami rito. Pero po nung mga ilang okay na gabihan po nandito na po kami. Na inopen ko po yung account ng asawa ko dati. Nabasa ko nga po na sabi po ng tatay niya kapag umuwi daw po kami doon, isama ko daw po magulang ko. Opo, opo. Nagtaka na po ako agad doon. Sabi ko bakit na po isasama ko yung magulang ko? Yun nga daw po, dahil daw po hindi po ako nagpaalam na umuwi. Sabi ko, kahit po hindi kami nagpaalam, alam po nung asawa ko. At pagkasama po sila nung araw na yon. Panatag po ako na alam na ng magulang ng asawa ko. Tapos po, sa mababaw pong dahilan na yon, sasabihin po agad nila na pag umuwi daw po ako doon, isama ko din yung magulang ko. Opo, opo. Pero siguro ma'am, ganito po ma'am, para mag-straight to the point tayo at magamit natin yung oras ma'am. Ang pinaka-hinihingi mo pong tulong sa RTIA at sa ating mga kababayan, kung makarating man ito sa tanggapan ng Rapi Tulfo in Action kay Idol Rapi, ay yung regarding po sa kalagayan ng inyong anak na kung saan nga po pag nakita nyo mga ka-idol ng ating mga taga-subaybay, ipinapakita po natin sa ating screen yung video ng kanyang anak kung saan po ay nakakaawa yung kalagayan. So ito po ma'am ay naipatingin nyo na po sa doktor po ba or kahit napacheck up na po ba? Naipacheck up na po siya. Ano ho, 3 doktor na rin po yung tumingin sa kanila. Tapos pumabot na rin po libo-libo yung ginastos din namin eh. Kaso, kusa po talaga siyang bumabalik. Apo, tapos apo. Naawa na rin na ho ako doon sa bata dahil nga po, kunting kamot niya lang ho. Antimano po, nagdudugo siya. Tapos po yung kapag pinapaliguan ko siya, parang hirap-hirap po kasi
parang awang-awa ko, parang ayoko na rin ho siya halos kuskusin. Kasi ho, talaga kong nagmamakaawa yung batang kapit na kapit po sa akin eh. Opo, opo. So ma'am, ganito po ma'am, matagal na po ba kayong hindi nagsasama nung ama nung bata? At yun nga, nabanggit nyo sa atin off the air na meron po kayong yung word na nabanggit nyo po na parang pinabayaan kayo na imbis na kayo yung buhayin nung yung ama nung bata is sumama siya dun sa magulang nung tatay po. Ano po ba yun? Totoo po ba yun, ma'am? Opo. Ano po kasi yun? Para pong magulang na rin po niya yung mismong naging problema namin. Kasi po kada po mag-aaway kami, talaga pong magulang niya eh. Opo, opo. Nagiging fine. Opo, opo. So ngayon ma'am, binibigyan po ba kayo ng sustento ng ama or nung pamilya nung... Sabi lang po sa amin, ang masusustento lang daw po, yung hanggang makakaya niya lang. Eh, mahalay niyo po yung kaya niya lang po 100. Eh, ano po magpapala ako dun, di ba po? Opo. At so yun nga ma'am, yung naging dahilan kung ba't kayo lumapit or nag-contact sa RTIA na nabanggit nyo din off the air na nung nakaraan pa kayo nag-message sa Facebook page ng Rafi Tulpo in Action hanggang nakita nyo yung ating content sa YouTube at nakipag-ugnayan kayo dito para humingi din ng tulong, paano mapadali yung... paglapit ng inyong concern nga po dahil nga po talagang base dun sa video talagang nakakaawa yung kalagayan ng bata at isa pa dun sa nakakainit ng ulo yung ginawa ng kanyang ama dun sa inyo sapagkat imbis na tulungan kayo ay anong ginawa. So nasa inyo po ma'am yung pagkakataon if ever man po na ngayon ay nanunood or nakikinig ang mga staff ng Rafi Tulpo in Action sa pamamagitan ng ating mga followers, mga viewers sa social media platform na YouTube at Facebook. Kayo po ay binibigyan po natin ang pagkakataon na mag-apila para itag, i-mention ang RTIA hanggang mapansin po kayo. Alam naman natin na ngayon ay pahirapan kasi na mapansin sa ngayon yung mga humihingi ng tulong kay Idol Rafi sa RTIA sapagkat libo-libo nga po mga ma'am, di ba? So, nasa inyo po ma'am yung pagkakataon, sabihin nyo po yung kung ano po yung gusto nyo po regarding sa bata or yung panawagan nyo sa pamunuan ng Rafi Tulpo in Action if ever man pong mapakinggan nila ito or mapanood. Yun nga po, sana po matulungan kaming mapagaling yung bata tapos po yung ama niya. Sana po mayroong paglagyan. Yan na lang po. So... ang hinihiling nyo po ma'am ay makarating lang talaga to sa pamunuan ng Rafi Tulpo in Action. Then doon na po kayo magpapaliwanag lahat ng detalye regarding sa kung meron mang ginawang hindi maganda yung kinakasama mo kung pagdating doon sa pinabayaan kayo or what. Pero ang sa atin po dito mga ka-idol, sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay ay si ma'am po ay lumapit sa atin para ihingi ng tulong niya sa atin na maipost or maipublish sa social media ang kalagayan ng kanyang bata kung saan nga po kung nakikita nyo sa ating screen ay medyo hindi maganda yung kalagayan ng bata pero despite nyan ay nakangiti pa rin yung bata kahit censored naman sa ating screen yung mukha ng bata at bawal po nating ipakita. So sa huli po ma'am, last words po para sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga viewers at if ever na sana ay makarating to sa Rafi Tulpo in Action sa pamamagitan ng ating social media platform, ma'am. Sa inyo po yung huling pagkakataon para manawagan po ng inyong gustong sabihin sa lahat po. Inyo po, sana po matulungan nyo kaming mailapit kay Rafi Tulpo para din po matulungan yung anak ko at saka po yung karapatan po namin mag-ina para po dun sa may ama nung ate niya. So, opo. So, bali yun lang ma'am at siguro salamat din sapagkat na nakipag-ugnayan kayo sa atin through Facebook page natin na Jobs Masangkay Fabon in Action and Public Service. So, maraming salamat po sa tiwala at sana ma'am gagawin din po natin yung kung ano yung ating maitutulong para bukas araw ng Linggo ng Monday, try po nating i-coordinate din or kung ano yung magagawa nating action ay i-coordinate po natin ang mga staff ng Rafi Tulpo in Action. So, maraming salamat po ma'am at sa lahat po ng ating mga
taga-subaybay na ngayon ay naabot ng ating broadcast through social media platform na YouTube at Facebook. So nakikita nyo po sa ating screen ang anak ni Ma'am Ana, kung saan nga po ay tinawag lang po natin siyang Ana sapagkat nasa minor de edad po siya at hindi po nating i-expose yung kanyang buong pangalan. Pero kapag ito po ay nakarating sa Raffy Tulpin Action kina Idol Raffy, ang RTIE na po ang gagawa ng tamang aksyon kung ano nga dapat ang gagawin. Pero sa ngayon po, bilang tayo po ay nagbibigay din po ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. So, sa lahat po natin mga viewers at taga-subaybay, kung sino man po ang nais din tumulong, kahit anong tulong po, pwede po kayong makipag-ugnayan sa pamilya ng bata. Alam po natin, kailangan po nila ng financial, lalo na dyan sa pagpapagamot or kung ano man yung sakit ng bata sapagkat nakakaawa, ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa pamilya ng bata. At if ever po na merong mga tumulong mula sa ating taga-subaybay, pwede nyo po akong i-message at ibibigay ko po yung complete information nung ina. So, Ma'am, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo po para sa inyo mismo manggaling yung mga detalye regarding po dito sa inyong hinihinging tulong sa pamunuan ng Raffy Tulpo in Action ng RTIA, Ma'am. Good morning po. So ayan mga ka-idol at sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga viewers sa buong bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa probinsya sa lalawigan ng Romblon, nakapanayam po natin si Ma'am Ana alias Ana from Barangay Saysayin, Bagak, Bataan, kung saan nga po ay meron siyang hinaing na nais ihingi sa atin ng tulong at sa ating mga netizen sa social media platform para itag at ishare at makarating agad sa tanggapan ng Raffy Tulpo in Action RTIA kay Idol Raffy ang kanyang hinain. Sana mga kababayan, sa ating mga ka-idol at taga-subaybay, matulungan niyo po kami, lalong-lalo na si Ma'am Ana, na mapansin agad at mabigyang aksyon at matulungan ang bata sapagkat nakakaawa ito po. Despite na pinabayaan siya, kung ito man ay may katotohanan, ay sana mapansin po ito ng pamunuan ng Raffy Tulpo in Action. And I hope na mapapanood to ni Ma'am Shari, ni Ma'am Carol, ni Ma'am Odette, ni Ma'am Maxima, ni Ma'am Kay at ng iba pang mga staff ni Idol Raffy sa Raffy Tulpo in Action ng TV5 Action Center at ng Radyo 5 at ng 1PH. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, taga-subaybay sa social media platform, sa ating YouTube sa Jubes Masangkay Fabon at sa ating Facebook channel na Jubes Masangkay Fabon in Action and Public Service. Sa muli po, maraming salamat at mag-ingat po tayo parating mga ka-idol at sa ating mga taga-subaybay. Sana po ay sumunod pa rin po tayo sa protocol ng IETF at ng ating gobyerno at sa mga hindi pa po nagpapabakuna dyan, magpabakuna na po tayo. So maraming salamat po kay Ma'am Ana ng Barangay Saysayin, Bagak, Bataan, and I hope na tuloy-tuloy na or matulungan po kayo ng pamunuan ng RTIA at kami po ay nagpapaabot sa inyo ng panalangin na sana gumaling na si Baby Boy sapagkat nakakaawa ang kanyang kalagayan. Sa muli po, mga kababayan, mga ka-idol, ang maitutulong po natin ngayon ay maitag, maishare ang panawagan ito ni Ma'am Ana hanggang makarating po sa pamunuan ng Raffy Tulpo in Action. Sa muli po, sa ngalan po ng balita, impormasyon at serbisyo publiko para sa mga kababayan po sa lalawigan ng Romblon, hindi lang po tayo nakapokus sa probinsya ng Romblon, sa mga kababayan po Romblomanon, sapagkat tayo po ay nagki-cater at nag-approach ng iba't ibang mga hinaing at humihingi ng tulong sa ating tanggapan na Jubes Masangkay Fabon in Action and Public Service sa pamamagitan ng social media platform na YouTube at Facebook. Sa muli po, maraming salamat at mag-ingat po tayo. May God bless us all. Magandang araw, mga ka-idol, at sana matapos na itong pandemic. So, thank you sa inyong panunood at maraming salamat. Mag-ingat po tayo.